وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroong itinanong sa atin, nagtanong sa atin na isang brother, tinanong tayo hinggil sa bagay na ito. At itong masala, usapin na ito ay isang mahalagang katanungan at mayroong din kaugnayan sa akida. Ang katanungan, tinanong tayo ng isa sa mga brother natin kung ano daw ang hatol sa paggawa o pagtayo ng struktura sa libingan, paghatol ng paggawa ng katulad ng nasa litrato ngayon na ginawa ng struktura, gusali o struktura bilang dekorasyon o ano pa mang kadahilanan, no, katulad ng nakikita nyo ngayon. So ano daw ang hatol ng gawain na iyan? Ang hatol po ng gawain na iyan ay nasa dalawang kalagayan. No? Nasa dalawang kalagayan at parehong ipinagbawal, mahigpit na pinagbawal sa relihiyong Islam. No? Mahigpit na pinagbawal sa relihiyong Islam at maaring humantong sa shirk. Depende sa gawain at intensyon ng naggawa niyan. Una, kung itinayo yan, ginawa yan ng bilang dekorasyon lamang o wala lamang dahilan, no, dekorasyon o di ka iba pang dahilan, nagtayo ng estruktura sa libingan, yan po ay hindi pwede, hindi maaari, ay pinagbawal sa Islam at isang bid'ah, no, bid'ang gawain, ibig sabihin ibinago, binago sa Islam, wala sa katuruan, walang basihan sa relihiyon, walang basihan sa Quran at sunna ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at kabilang yan sa pagmamalabis sa mga puntod, pagmamalabis sa mga libingan o mga puntod. So hindi na po kailangan ginagawa yan. Ipinagbawal sa atin ang paggawa ng ganito, pagtayo o paggawa ng istruktura o gusali sa mismo sa libingan. No, mismo sa libingan. Kung itinayo naman yan ng may pagdadakila, may gumagawa ng pagsamba, no, halimbawa ng pagtatawaf, no, pagtatawaf sa libingan o di kaya kabilang sa paghingi ng tawassul, no, pananangin, paggawa ng tawassul sa mga puntod. Okay, yung ibig sabihin ng tawassul, paghingi ng syafa, pamamagitan na kinakausap, halimbawa katulad ng ginagawa ng mga ligaw, lihis na sekta, tulad ng mga gulato sufiya, kung may namatay sa kanilang guro, mga awliya nila, at nailibing na at kinakausap nila, humingi sila ng tulong, pangangalaga mula sa kanilang mga puntod, iyan po ay shirk akbar, no, pagtatambal, no, pagtatambal, at minsan nagtatawaf sila sa libingan. So gumagawa sila ng mga pagsamba sa libingan, ito po itinuturing na pagtatambal. Pero kung itinayo lamang yan na estruktura, dekorasyon o ganyan, hindi rin po maaari. Mahigpit na pinagbawal sa relihiyong Islam dahil may tuturing na pagmamalabis at may tuturing na bid'ah. May tuturing na bid'ah. Wala po yan sa katuruan sa Islam at makakapasok yan sa pagdadakila sa libingan, at pinagbawal po yan ng relihiyong Islam. So dapat po natin yang iwasan. So nagagawa yan dahil sa kamangmangan, no, jahil fi din, kamangmangan sa relihiyong Islam. So dapat po natin yang iwasan, dapat po natin yan iwasan at hindi gawin. So ang pagbisita naman po, ito ay karagdagang kaalaman sa relihiyong Islam. Meron po tayong tinatawag na ziyaratul mashru'a wa ziyaratul mamnu'a. Yung mga tamang pagbisita at meron namang maling pagbisita. Okay, mga bid'ang pagbisita. No, sa Islam, alhamdulillah, tatandaan niyo po mga kapatid na ang pagbisita sa libingan, no, ng mga kalalakihan ay ito ay kabilang sa sunnah at ipinag-utos,
no, kabilang sa sunnah at kabilang sa ito ay pinag-utos sa atin na binibisita natin ang mga libingan. Ang pagbisita ng mga kababaihan, ibang usapan na di bali inshallah ta'ala tatalakay natin sa ibang video inshallah. Pero yung sa mga kalalaki, yung pinaintulot na bisitahin ang libingan lil-ibra wal-iva, ibig sabihin upang kuhan natin ng aral, no, na minsan bakit ipinag-utos bilang sunnah ang pagbisita sa mga libingan upang naaalala natin ang akhira, na may oras na tayo ang ililibing, tayo ang iahatid sa mga libingan. So sa pamamagitan nito, nadadagdagan ng ating iman, nadadagdagan ang ating pagpupursige, no, sa paggawa ng kabutihan dahil nakakakuha tayo ng aral. Ikalawa, sa pagbisita, pagdating natin sa libingan, ay magsasalam tayo sa mga babatiin natin sila ng salam. Ang isa sa nabanggit ay itong kasabihan o di kaya sinasabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na assalamu alaikum ahla diyar minal mu'minin wa inna inshallah bikum lahiqun, no, nagsasalam ka sa mga nakalibing, no, sa mga nakabilang sa mga mananampalataya at inna inshallah bikum lahiqun, at kami ay inshallah ay magkikita o di kaya kami rin ang susunod na iahatid dito sa libingan, at pwede ka na magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Ibig sabihin, magdudua ka, ghafarallahu lakum, rahimakumullah, at iba pang dua. Patawarin nawa kayo ni Allah, kahabagan nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ziyara mashru'a, no, tama at batay o ayon sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam pagdating sa pagbisita sa mga libingan. May mga bid'a o pinagbawal na mga gawain na dapat nating iwasan, no, at may mga gumagawa nito na hindi nila namamalayan, hindi nila naingatan na ito pala ay pinagbawal at bid'a na pagbisita. Halimbawa, ang ikabilang sa bid'a na pagbisita, yun nga, yung mga gawain na ginagawa sa libingan na bid'a, halimbawa yung paggawa, pagtayo ng istruktura katulad ng paksa natin itong nasa litrato, no, na ito ay pinagbawal, na gumawa tayo ng gusali o istruktura sa libingan. Kaya nga ipinagbawal, mga kaibigan, mga kapatid, na magtayo ng tahanan o bahay sa mismong libing. Bawal po sa reliyong Islam, okay, na magtayo ng gusali o bahay sa mismong lupa na may nakalibing, kasi hindi tinatanggap ang salah. So bawal na magpatayo ng gusali, istruktura, no, sa mismong libingan. Ang tinutukoy natin sa mismong libingan, pag yung istruktura ay yung bahay, halimbawa yung bahay ay doon ka magtatayo ng bahay o tahanan o masjid. Ito ay pinagbawal dahil hindi natatanggap yung sala. Yung nasa litrato naman, kahit nasa labas ng bahay, kasi itinuring natin na bawal at bid'a, kasi itinayo yung istruktura na yun dahil maaaring decoration, ito ay wala sa katuruan ng Islam. Ito ay bid'a. Itong bid'a. Okay? Ang tinutukoy natin, yung pagtayo ng gusali o kaya bahay sa ibabaw ng libingan, ito ay pinagbawal dahil walang natatanggap ng sala, at ito ay daanan, lagusan ng shirk. No? Dahil sa maaaring lagusan ng shirk, may punto na dadakilain natin yung libingan. So ito ay pinagbawal sa reliyong Islam. Ito ay gawain ng mga Yahud at mga Christian. Kasi sabi ng mahal na propeta, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Yahud at mga Christian na kung may namatay sa kanilang mga propeta o kaya mga salih, matutuwid na tao, ay nagpapatayo sila ng bahay sa ng simbahan o di kaya masjid, ba lugar na sinasamba sa mga puntod ng kanilang mga matutuwid na taong nang mamamatay. So ito ay pinagbawal sa reliyong Islam. Pero may masala dito, mga kaibigan, mga kapatid, na kung nasa labas ng masjid yung libingan, kahit nasa tapat ng masjid, pero nasa labas ng masjid, ito ay pinaintulot ng Islam. Ang mahalaga, hindi sa loob, no, wala sa loob ng masjid yung puntod yung libingan. Okay? Ito ay masala na pag-usapan ng ating mga scholar. Okay? Pero ang tamang pananaw dito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang mahalaga yung libingan
ay wala sa loob ng masjid. Okay, wala sa loob ng masjid. Kung may nagkataon na may masjid, tapos sa harap niya may libingan, correct po at pwede ang pagsasala dito. Kasi wala naman sa loob ng masjid. Ang tinutukoy natin ng masjid, no, ay yung talagang lugar ng masjid na doon nagsasala yung mga tao sa loob. Okay? Pero yung sa labas ng masjid, labas na yun ng masjid. Okay? Pero kung may nagkataon sa masjid, sa labas ng masjid, doon yung libingan, sa harap o sa gilid, walang problema ang nagsasala tayo dito. Okay? Walang problema. Pero mas mainam, iwasan natin na naglilibing tayo sa tapat ng masjid. Pero kung nagkataon na may libingan sa labas ng masjid, pwedeng magsala rito at tama yung pagsasala sa loob ng masjid. Okay? Ang tinutukoy natin, pag yung libingan na sa loob, okay, kahit pa nasa hulian, yung libingan hindi po tama, hindi maaari. Ang isa sa panuntunan dito ay kung nauna yung libingan sa masjid, halimbawa yung masjid na sa loob ng nasa loob niya yung libingan. Okay, nailibing dito ay may mga panuntunan na nabanggit ng ating mga scholar dito na dapat hukayin yung nakalibing dito at i-transfer sa ibang libingan. Okay, so ibang usapan yun. So dapat hindi tayo magtayo ng bahay o masjid sa ibabaw ng libingan. Isa yan sa pinagbawal. Kabilang din sa ipinagbawal sa pagbisita o pagpunta sa mga gawain, sa pagpunta sa libingan, is yung pag-upo at pagtayo sa ibabaw ng libingan. Hindi po pwedeng tinatapakan o inuupuan natin yung ibabaw mismo ng libingan. So, iwasan natin mga kaibigan, mga kapatid, kapag binibisita natin yung mga libingan na tinatapakan natin, may mga tao na hindi natin namamalayan na haram po, bawal, o di kayo inuupuan nila yung mga libingan. Okay, wag natin tapakan, wag natin upuan, kasi pinagbawal yan sa relihiyong Islam. Yung paggawa rin pala ng istruktura, okay, may mga nagtanong dito na ang pinahintulot po kasi sa relihiyong Islam ay pinahintulot ng mga scholar ay taasan yung libingan ng hindi sosobra sa isang dangkal, yung ganito. Okay, kung tataasan natin yung yung puntod ng halimbawa hollow block, no, isang hollow block lamang yung halimbawa ay pinahintulot ng ilang scholar. O di kaya tataasan natin yung lupa, okay, ng isang ganitong kataas ay pinahintulot ng Islam. Pero yung higitan natin ng mas mataas doon, dalawang hollow block, tatlo, na para bang may tuturing siyang subhanallah, imahin o ganyan, ito ay ipinagbawal sa relihiyong Islam. Ang pinahintulot lamang ay isang dangkal, isang ganitong kataas. Okay? Pero yung sosobra dito, na parang ito na 'yung makakapasok sa ipinagbawal na anyub na alayhi, no, ang gawan siya ng istruktura o kaya gusali na para bang maihalin tuloy na parang imahin o ribulto. So ito ang ipinagbawal sa relihiyong Islam. So ang kasing taas lang ay ganitong kataas o di kaya mas mababa pa. Okay, so iyon ang pinahintulot sa relihiyong Islam para palatandaan na mayroong nakalibing dito. So yan ang mahalagang bagay. Kabilang din sa ipinagbawal sa relihiyong Islam yung sulatan ng pangalan o date ng pagkamatay. Ito rin ay ipinagbawal sa relihiyong Islam. Kung palatandaan lamang ay maglagay tayo ng ibang palatandaan sa puntod ng ating mahal sa buhay. No, maglagay tayo ng ibang palatandaan, pero hindi naman kailangan ng palatandaan, kasi minsan kapag palagi natin binibisita o alam natin yung lugar, okay maglagay tayo ng ibang bato o kaya isang maliit na hollow block. So yun lamang ang palatandaan, pinahintulot yung system. Pero yung sulatan natin na kahalintulad ng ginagawa ng mga Kristiyan o mga kafir, ito po ay hindi maari at may tuturing na bid'a. Kabilang din sa mga nabanggit na bid'a ay yung iilawan natin yung libingan, no, ang tinutukoy na pag-ilaw sa libingan ay yung mismong puntod, no, lalagyan natin ng poste at iilawan natin, kabilang to sa pagmamalabis,
at pagdadakila sa mga puntod. At ito ay pinagbawal na sa relihiyong Islam dahil ito ay lagus ang pintuan ng shirk. So ito ay pinagbawal sa relihiyong Islam. Pero kung gagamit tayo ng ilaw, halimbawa lang ha, na gagamit, pupunta tayo sa sementeryo ng mga Muslim dahil may ililibing tayo at gagamit tayo ng ilaw sa oras ng paglibing, ito ay pinahintulot. Walang problema. Kasi nga pag madilim, at siyempre kailangan natin ng ilaw para makita natin yung pagpasok, paghatid sa ating kakapatid. So after nun ay pag nailibing na, uwi na tayo at papatay natin yung ilaw. Yan ang walang problema. Pero ang tinutukoy natin, kung yung libingan mismo ng ating mahal sa buhay ay ilawan natin, yan ang ipinagbawal. Pangalawa, kung yung sementeryo, nagtayo tayo sa sementeryo, tapos sa labas ng sementeryo, maglalagay tayo ng mga ilaw, okay, hindi natin dadamihan, ilaw lamang para may palatandaan, mapag-ingatan na ito ay sementeryo ng mga Muslim, ay walang problema doon, walang problema. Ang tinutukoy natin kung bawat libingan tatayuan natin ng ilaw, yan ang pinagbawal sa relihiyong Islam dahil yan ay pagmamalabis at bid'a at lagusan lagusan patungo sa shirk. At yan ang pinagbawal, mahigpit ng pinagbawal sa relihiyong Islam. Dahil nga po ay pinagbawal sa relihiyong Islam yung pagmamalabis, yung gulu fi salihin, yung pagmamalabis sa mga sali o kaya mga nakalibing na siyang magdudulot ng shirk, magiging dahilan ng shirk. Okay. Kabilang din sa bid'a, no, na gawain yung pagsasala sa libingan. Dapat bigyan din natin dito. Ang tinutukoy natin na pagsasala ay katulad ng ginagawa ng mga ahlul bid'a, mga taong mapaggawa ng bid'a, na yung pagsasala daw ng 2 rak'ah halimbawa sa mga libingan ay kabilang may malaking gantimpala. Hindi po totoo. At bakos ito ay bid'ang gawain. Yung pagsasala, halimbawa magsasala ka na sa libingan, ang tinutukoy na sala dito, yung may ruko, yung may sujud, na katulad ng 2 rak'ah, magsasala doon na iniisip niya na may ito ay sunna o di ka may kainaman, ito ay walang katotohan. Ito ay ituturing na bid'a at lagusan ng shirk dahil pagdadakila sa mga libingan. Okay? Pero yung tinatawag na salatul janaza, okay, yung salatul janaza, pagdua sa namatay, ito po ay pwede sa Islam. Halimbawa, hindi mo naabutan yung salatul janaza sa mayit, sa namatay, no, sa masjid, at nailibing na yung namatay. Pwede ka magsalatul janaza doon sa libingan. Kasi ang salatul janaza, mga kapatid, ito ay dua lamang. Walang ruku at walang sujud. Ang salatul janaza, ang hakika, katotohanan ng salatul janaza ay dua. Pray. Dua sa para sa namatay. No? Kaya mapapansin nyo, ang salatul janaza, walang ruku, walang sujud. Ang katotohanan ng salatul janaza ay magdudua ka kay Allah para sa manamatay. Mahihiling ka ng kapatawaran, kahabagan para sa namatay. So walang ruku, walang sujud. No? Tinuturi lamang siyang salatul janaza kasi ang literal na kahulugan ng sala ay dua, prayer. Okay? Pero ang tinutukoy natin na bawal, bid'a, is yung pagsasala, yung tunay na pagsasala na may ruku, may sujud. Okay, na magsasala ng 2 rak'ah, pero yung pagsasala lamang ng salatul janaza. Kaya mapapansin nyo sa libingan sa Saudi, kung may makita kayong magsala doon ng salatul janaza, huwag nyo sabihin kaagad na gawaing bid'ah. Kasi yung gawain nila o yung ginagawa ng isang tao, baka dua lamang yun. No? Allahu Akbar, babasin yung Fatiha, Allahu Akbar, magsasalatan Nabi, Allahu Akbar, magdudua siya sa kay Allah para sa namatay. Ibig sabihin, ang ginawa niya ay salatul janaza na dua. Ang tinutukoy natin na bid'a ay kalintulad tulad ng ginagawa ng mga ahlul bid'a na nagsasala sila ng 2 rak'ah na may inisip silang kainaman, sunna, ito po ay walang katotohan ng bid'a sa relihiyong Islam. Kabilang din sa bid'a at walang hindi pwede ay yung pagbabasa ng
Quran sa mga libingan, ito po ay bid'a, wala sa katuruan. Ang tama ay wala sa katuruan ng relihiyong Islam. Hindi pwedeng nagbabasa tayo sa mga libingan dahil ito ay may tuturing na bid'a at pagmadadakila, pagmamalabis sa relihiyong Islam. Katulad din ng paggagawa ng dhikr. Ng paggagawa ng dhikr. So, yan lang, yan ang mga ipinagbawal sa relihiyong Islam. Yung tamang pagbisita, yung katulad ng ating nabanggit kanina, na magsasalam ka sa mga namatay, ipagdudua mo sila, at kung hindi ka nakapagsala ng salatul janazah, pwede ka magsalatul janazah doon sa libingan. Kasi ang salatul janazah naman ay dua, hindi siya tunay na kahulugan ng sala na may ruko, may sujud. Okay po? So yan paglilinaw, pagpapaliwanag at hatol sa naitanong sa atin hinggil sa paggawa ng istruktura at natalakay natin yung ziyaratul mamnu'a at ziyaratul mashru'a, yung ipinahintulot na pagbisita at ipinagbawal na pagbisita. So hanggang dito na lamang, naway nag malinaw sa atin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.